Zombie apocalypse. Senator Christopher Bong Go is recognized. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Will not be entertaining questions after my speech, as I believe this would just prevent us from tackling other urgent and important matters. On March 24, we passed the Bayanihan to Heal as One Act to empower the government in responding to the COVID-19 crisis. Now, we will be passing the Bayanihan to Recover as One Act, or Bayanihan 2. But there are still commitments in the previous law that until now have not been acted upon. It was revealed during the plenary deliberations last Tuesday that the benefits for health workers have not been provided yet. 32 na ang namatay na health workers, ilang daan na ang nagkasakit, ilang libong pamilya ang apektado. Pahirapan niyo pa dahil sa matagal na proseso ng pagbibigay ng serbisyo. Bakit po nangyari ito? Dumaan ang Abril, dumaan ang Mayo, ngayon Hunyo na. Hanggang ngayon, di pa naibibigay ang benepisyo na dapat matanggap ng ating health workers o ng kanilang mga pamilyang naulila. Ang ating mga medical frontliners, ang mga bayani sa laban nito, sila po ang nagsasakripisyo, nagpapakamatay para iligtas ang buhay ng kapwa nating Pilipina. Pero simpleng benepisyo na nasa batas, hindi man lang mabigyan ng tamang oras o atensyon ng ating mga opisyal para ayusin at may pamahagi sa kanila. As chair of the Committee on Health and your former colleague in the executive, I have always been supportive of our government agencies. I have also been firm in defending your budget. Nagkasama tayo noon at nagtiwala ako sa kakayahan ninyo. Pero gaya ng sabi ko noon pa man, kung may nakikita akong mali, magsasalita ako. Kapag tungkol sa serbisyo at trabaho para sa tao ang pinag-uusapan, magsasalita ako. The President has been very clear against red tape. In fact, he has firmly stated that within 42 to 72 hours, all papers should have been acted upon. Ibig sabihin, huwag patagalin, huwag patulugin sa lamesa. Ito, dalawang buwan na po, wala pa rin. Bakit matagal? O sadya bang pinapatagal? O wala bang gumagalaw sa inyo? Ang Pangulo na rin mismo ang nagsabi na dapat magbigyan ng karapatang suporta ang ating mga health workers at ang kanilang mga pamilya. Huwag natin hayaan na mabaliwala ang sakripisyo nila dahil lang sa mabagal na bureaucracy. Mr. President, I am also dismayed by the conflicting statements of the DBM and the Department of Health. Kailangan daw ng guidelines bago ilabas ang pera. Sabi naman ng DOH, hindi na kailangan. Hoy, DBM, DOH, pati na rin po ang DOLE. Mag-usap-usap naman kayo at mag-coordinate kayo sa isa't isa. Marahil hindi po alam ng Pangulo. Patay-patayan kayo. Ngayon, na-expose na sa publiko ang problema. Mag-i-issue kayo ng joint issuance para implement ang isang bagay na noon pa ninyo dapat ginawa. Kung kailan kayo sinabihan, doon pa ninyo ginagawa yung guidelines. Kung kailan kayo pinuna, doon lang ninyo tatawagan ang mga pamilyang naulila ng frontliners na sinakripisyo ang kanilang buhay para sa bayan. Hindi naman po siguro kayo mga bata na kailangan pagpagsabihan kung anong dapat gawin o anong mga tama. Sa mga undersecretaries, assistant secretaries, down to the director, dyan sa mga opisina, dapat tulungan nyo naman po ang inyong mga sekretaris. Hindi nila kaya mag-isa sa panahon ngayon. Gumising naman kayo. Nagtutulog-tulogan ba kayo? O nagpapatay-patayan kayo? O talagang patay na kayo? Kulang ang salapi para bayaran ang kabayanihan nila. Serbisyong maayos lang naman pwede nating maisupli sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Kung ayaw nyo magtrabaho, di umalis na kayo. Ginagawa na nga ng Pangulo ang lahat. Eh, yung mga tao sa baba, ayaw tumulong, ayaw gumalaw. Umalis na kayo. Ganito ba talaga ang burokrasya?
Namatayan na nga, pinapahirapan pa. Dapat nga ihatid ninyo agad ang cheque sa pamilya, mismo sa bahay nila. Iabot ninyo dun. Masasayang lang ang oras ninyo sa pagsagot ng mga batikos, kung kaya sana ay gumalaw na lang kayo sa lalong madaling panahon. Wala na yung programang Hoy Gising, pero hoy, missing naman kayo. Our health workers are doing one of the most difficult and dangerous jobs against an unseen enemy. A sickness until now has no cure. They have paid the ultimate price, their lives, so that the rest of our countrymen and women will continue to live. Huwag naman sana kung kayo kaya ang mamatayan at pahirapan pa sa pagbigay ng tulong sa inyo. Tulad ng ginagawa ninyo sa mga Pilipinong apektado. Ewan ko na lang kung hindi kayo mamatay sa sama ng loob. As the chair of the Senate Committee on Health and as a member of the Joint Congressional Oversight Committee on the implementation of the Bayanihan to Heal as One Act, I call upon the concerned agencies to remedy this immediately and release the rightful compensation for and have been in as provided by law. Thank you.